9 warning signs ng serious na sakit. Ibig sabihin, alam nyo, sakit minsan biglaan eh. Di ba? Wala nakaka-expect. Hindi po to pananakot na video. Gusto natin laging handa. Katulad ng stroke. Di ba? Stroke, bigla na lang eh. Kaya nga po tinawag na stroke. Ang ibig sabihin ng stroke, bigla. Di ba? So, pag meron tayo nitong 9 signs o sintomas, dapat ready po tayo. Number 1, biglang masakit o mabigat ang dibdib. Yan. Basta mabigat ang dibdib, may tumawag sa akin, Dok, masakit dibdib ko. Hindi ko binabaliwala yan bilang cardiologist. Paano ko kayo mabibigyan ng payo? Titingnan natin kung yung masakit ang dibdib, high risk ba siya o low risk. Pag high risk, ibig sabihin, stressful ang trabaho niya. Okay? Baka lalaki, edad 40, lalo na kung 50 pataas. Tapos may mga high blood, may diabetes, may katabaan, tapos mabigat ang dibdib. Sabihin niya, pag umakyat ako ng 2 palapag, napapagod. Masakit dito. Ay, magdududa na ako. Baka may bara na sa puso yan. 2, 3, 4 na bara. So, nasa high risk ba yung pasyente? Pero kung sasabihin nung isang tao na mabigat dibdib niya, pero babae naman siya, 25 years old, wala naman, estudyante lang, tingin ko baka stress lang yon, hindi natin papansinin yon. Isa pa, tatanong ko sa inyo, nasaan yung masakit sa dibdib? Turo nyo. Diba, yan ang trick ko eh. O, turo nyo ngayon. Kahit di ko kayo nakikita. O, pag naturo nyo, dito ba? Dito? O, lahat na nakaturo, malamang hindi yan sakit sa puso. Kasi naturo mo eh. Ang sakit sa puso, ganito arte nila eh. Parang nandito, Dok. Oh. Hindi ko, wala eh. Wala akong maturo. Paano nasa loob yun eh? Hindi mo talaga matuturo siya. Kaya normally, medyo banda rito yun sa may gitna. Eh. Sa may gitna ang masakit. Banda rito. Okay? Pag sa kanan, eh, ibang usapan pag kanan, ba? Kaliwa eh. Masakit ang tiyan. Okay? Masakit ang tiyan. May mga masakit ang tiyan na hindi naman serious. Let's say, naimpatsyo ka, mabilis kumain, o may acid, yung GERD, di ba? Alam naman natin yan. Misa may ulcer. Hindi naman ganun kadelikado. Magagamot natin yan. Pero merong masakit na tiyan na dito sa may gitna, pupunta sa may kanan. O sa mga kabataan, 20, 30 years old, lumilipat dito sa kanan. Appendicitis yun, di ba? Ingat tayo. Meron naman masakit ang tiyan na parang masakit lang, laging busog, mild ang pain. Yun, binabantayan ko rin. Kasi minsan, colon cancer. Di ba? Kasi yung abdomen, sabi nga ng isang gastroenterologist, the abdomen is a temple of surprise. Ang daming organ dyan eh. Hindi mo alam ano may... Kung dito sa may kanan, bandang taas, right upper, gallbladder yan. Pwedeng liver cancer, gallbladder stone, yan ang mga binabantayan natin. So, depende sa location sa tiyan. Meron akong mga videos dyan. Number 3, warning sign na delikado, ha? Biglang namayat. Oh, namayat ka ng 10 pounds, 20 pounds, na wala ka naman, di ka naman ng tiyeta. Kaya pa nakita mo yung kaibigan mo, uy, namayat ka ngayon, ano nangyari sa'yo? Diba? Lalo na sa may edad. Ang iisipin agad ng doktor, may nakatagong cancer. May hidden cancer, baka liver cancer, pancreatic cancer, colon cancer. Tingnan nyo, basta namayat, hindi magandang sign. Lalo na kung smoker siya. Huwag nyo baliwalain yung pagpapapayat. Number 4, super pagod. Parang pagod lagi, walang lakas. Di ba? Parang, oh, ba't ka pagod na pagod? Di ba? Maraming dahilan yung pagod. Baka mahina ang puso, mahina yung makina. May heart failure, o delikado rin yon. Baka may kidney failure. Or baka diabetes, ang taas ng pala ng sugar. Kaya laging uhaw, laging pagod. Or baka may cancer, di ba? Fatigue, namamayat bigla, anemic, possible cancer. Kasi yung cancer, minsan dahan-dahan lang siya, di mo mamamalayan, pero kinakain niya yung nutrition natin, di ba? O, tayo dapat kumakain ng kinain natin, yung cancer cell, eh, parang alien yan, kinukuha niya, lumalaki siya nung lumalaki. Galit tayo sa standa niya. Kaya iwas na sa matataba, puro prutas at gulay na lang, ha? Number 5,
hirap huminga. Pag hirap huminga, alam mo, hindi namin binabaliwala yung difficulty breathing. Mga medyo may edad na, pwedeng hika, pwedeng emphysema, kung smoker, COPD, di ba? Pwedeng pulmonya. O, pulmonya, hirap huminga. Pwedeng low blood, anemic, kulang ka sa dugo, kahirap ka rin, mabilis ka mapagod. Pwedeng heart failure, o mahina yung puso, hirap din huminga. At ito po isang medyo rare, yung pulmonary embolism. Ito, nakakatakot yung pulmonary embolism. Pulmonary embolism, may dugo na muo dito sa binti natin. Sa binti natin, baka malaki yung mga varicose, lagi nakaupo. Usually, mga nakaupo lagi, matataba. O bagong opera, lagi nakahiga. Tapos pag namuo yung dugo, aakyat yan eh. O pag na-dislodge, akyat, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa lungs, eh, kulang ang oxygen, namamatay yung part. Pulmonary embolism. Ayan, yan ang madalas kinamamatay ng yung biglaan. Biglaan. Okay? May ganon. Kaya, lakad-lakad. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Di ba yung natip ko? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Huwag laging nakaupo. Habang nakikinig kay Doc, galaw-galaw. Di ba? Number 6, manas. Manas na manas. Hindi yung konting manas, ha? Yung makakapal na manas hanggang binti, ang bigat-bigat ng paa. Yung konting manas ng mga tindera sa SM, di ba? Yung mga security guard, okay lang, eh, nakatayo kami, konting manas. Pero yung manas na manas, pwedeng mahina ang puso, heart failure. Pwedeng kidney failure bago mag-dialysis, di ba? Bago mag-dialysis, manas na. Hindi na kasi makaihi, kaya nagmamanas. Pwedeng liver failure. Yan ang dahilan kaya nagmamanas. Number 7. Ito, napakahalaga. Yan. May bukol sa katawan. Kung may mga nunal. Yan, nunal. Nunal na lumalaki. More than 6 millimeter. Nunal na dati maliit. Ba't palaki ng palaki? O, basta mas malaki sa dulo ng ballpen. O, yan. Mas malaki dito. Yan. Mas malaki ba dito ang nunal ninyo? Mas malaki pa dito. 6 millimeters to eh. Pag mas malaki dito sa dulo, sa gitna, papacheck nyo. Okay? Hindi po maganda yon. Pag iba ang kulay, may itim, may brown, ayaw natin yon. Pag hindi ang hugis ay parang ano, jagged, parang zigzo, hindi maganda yon. Melanoma yon. Yung melanoma, itim na itim yun. In a few months, namamatay yung tao sa melanoma. Grabe kumalat yung melanoma. Yung maitim. Bukod dyan, tingnan nyo rin yung bukol. Diba? Nasa balat din yan. Bukol, masyadong malalaking kulani dito. O yan, hawakan nyo. Pag merong ganyang kalalaki na matitigas, pwedeng ano lang, may infection sa itin, pwedeng may tuberculosis dati, pwedeng may infection, or pwedeng lymphoma eh. May mga lymphoma na kulani sa kilikili, kulani dito. Diba? Pag may bukol dito, malaki. Pwedeng goiter or pwedeng thyroid cancer. Thyroid cancer, medyo okay. O, ba't sinabi ni Doc, okay? Kung tayo ay mamalasin at may darating ng cancer, isagot nyo na lang thyroid cancer, ang pinakamagandang cancer. Kasi nabubuhay yung taong may thyroid cancer. Kasi mabagal siyang kumalat. Siguro kahit 1 year, 2 years, ang bagal-bagal niya kumalat. Mapapa-check up mo pa, mapapa-opera mo pa, mabubuhay ka ng normal. O meron din bukol dito malaki ah. Pag dito ang bukol sa salivary gland, pwedeng laway yan na na-imbak. Isa pa, sa babae, bukol sa breast. O kapain nyo yung suso nyo, kailangan po talaga. Breast cancer, 10% sa Pilipinas. Tayo highest na breast cancer in Asia. O yan, grabe. Hindi nyo naintindihan yung numbers. Tayo pinakamaraming breast cancer sa buong Asia. So meron tayo kinakain na bulok, meron tayong nai-import na sira. O, na ng mga chemical. O, Pilipino, taas sa breast cancer. Dapat food safety, napakahalaga. O, bawasan nyo na rin toyo, asin, di ba? Actually, ayaw rin natin masyadong maalat. May nagsasabi, baka pag sobra alat, ma-trigger yung mga cancer cells.
So any bukol sa breast, lalo na yung kulani sa kilikili connected niya sa breast, paopera na agad, ha? Paopera niyo na, stage 1, stage 2, paopera na. Any bukol-bukol, kahit ano, bukol sa hita, may mga sarcoma diyan, o bukol sa tiyan, ha? Hindi po maganda 'yan. Number 8, oh, 9 warning signs. Kahit anong pagdurugo, number 8, any bleeding, you have to consider it seriously. Dugo, eh. 'Di ba? Oh, tingnan natin, ha, dugo sa ilong. Oh, minsan mainit, nangungulangot, natusok, pwede lang 'yon, okay lang 'yon. Pero yung laging dumudugo ang ilong, baka nose, nasopharyngeal cancer, merong nasal cancer 'yan. Mga edad 40, 50, 60, usually sa Asian, eh. Mga Chinoy, marami nang kaka-nasal cancer. Pagdurugo sa plema, pag-ubo. Oh, pag-ubo, may plema, may dugo. Pwedeng tuberculosis, pero pwedeng lung cancer. Diba? Alam niya na lung cancer. Pero late na yon kung lung cancer, kung dugo. Eh. Diba? Dugo sa pagdumi. Oh, pagdumi, may dugo. Pwedeng almoranas lang, may konting dugo. Pag punas mo sa tissue, pwedeng may dugo, baka almoranas, or pwedeng colon cancer. Maraming colon cancer sa Pilipinas. Sa lalaki, parang number 2 killer. Eh. Number 2, number 3, colon cancer. San pa? Sa puwerta ng babae. Ako, puwerta ng babae, may pagdurugo. Ay, hindi po maganda yan. Puwerta ng babae, pag nagtalik, may dugo, tapos may amoy-amoy konti, possible cervical cancer. Ha? Yung talagang mabaho, parang nabubulok. Minsan ganun, cervical cancer stage 3, stage 4. Eh. Cervical cancer, common sa kababaihan yan. So, breast cancer, cervical cancer. So, kailangan papacheck. O, hindi naman lahat cancer. Baka mamaya, meron lang kayo fungal infection. Pwedeng ganun lang. May bacteria lang. Pero, kailangan i-check natin. Maraming may cervical cancer. Alam niyo yan. Maaga, maagap, tanggalin agad. Basta yung cancer, tanggal agad. Minsan may chemo, may radiation, bahala na yung doktor mo. Pero usually, tanggal agad tayo. Sa kidney, may kidney cancer din. Sa ihi na may dugo, pa urinalysis may dugo, parang pink konti, kidney cancer yun. Or pwede rin kidney stone. Okay? Nag-sisigurado lang tayo kasi itong mga serious symptoms to eh. Number 9, last na serious, syempre yung biglang nanghina. Yung hina ang kamay, biglang nangiwi, yan ang kinakatakot natin lahat. No? Biglang nangiwi, nanghina, stroke na yan. Kasi pa na stroke, magre-rehab ka pa, o paano tayo hindi ma-stroke, di ba? Yung biglang hina, biglang manhid. O yung mga manhid-manhid minsan sa puwet, dito sa balakang, minsan small stroke yun. May pasyente ako dati ngayon. Sabi niya, ba't dito sa puwet ko laging manhid? O baka sa wallet lang, wallet. Pag CT scan, may mga stroke na maliliit. Para hindi ma-stroke, gamutin ng high blood. High blood, nakaka-stroke. Gamutin ng diabetes. Diabetes, nakaka-stroke. Diba? O, taas ang pressure, taas ang blood sugar, yan ang nakaka-stroke. Tsaka, syempre, mga matatabang pagkain, sigarilyo, alak, tanggal. Ha? Sigarilyo, ala, kalimutan nyo na. Okay? So, ito yung 9 warning signs ng seryosong sakit. Pag meron kayo nitong 9, eh, kailangan magpapacheck up tayo sa doktor. Wala tayong choice. Kasi mas maaga, mas maagapan. Ito yung gustong-gusto kong topic eh. Dito tayo makakaligtas ng buhay. Pag nahuli mo siya ng maaga. Okay, maraming salamat po. Sana nakatulong itong video po sa inyo.